dapat daw tayong mamunga kung saan tayo tinanim. Pero paano kung yung napagtamnan na sa atin ay hindi ganong matabang lupa? Ang Panginoon mismo na siyang pinakadakilang nagtatanim o nagahasig sa atin ang nagsabi na kapag ang binhi ay napunta sa lupa na maraming damo, dawag, bato, hindi makapumumunga yun. Kaya para sa akin, pwede namang itanim din uli tayo either pansamantala o pansamantagal sa ibang environment where we could be our best. Kesa naman sa magtiis tayo na hindi na nga tayo nagiging productive, o pwede pa tayong mamatay sa stress dahil sa mga nakapaligid sa ating mga bagay at taong toxic. Sana'y natatandaan po ninyo yung Ebanghelyo noong nakaraang linggo, particularly yung eksena na hindi nakagawa ng milagro si Kristo dahil toxic yung kanyang mga kababaryo. Hindi sumasampalataya sa kanyang mga ito. Biruin po ninyo, Diyos na ito, bagamat siya ay totoong tao rin, tulad mo, tulad ko. My point is, pwede naman siyang makaget over agad dito eh. Pero lubha siyang naging apektado. Dahilan para hindi siya makagawa ng maraming mga milagro. Tayo pa ba na taong tao? Kaya nga katulad ng ginawa rin ng Panginoon sa eksenang ni-remind ko kayo nung nakaraang ebanghelyo, nung nakaraang linggo, na umalis siya sa bayang ito at pumunta sa ibang bayan para gumawa doon ng mga himala at milagro. Katulad din ng narinig nating ebanghelyo na sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo, kung hindi kayo tanggapin, edi umalis kayo. I think ganun din ang Diyos sa buhay natin. There will be times kung kailan bubunutin niya tayo sa environment na pinaglagyan niya sa atin upang itanim sa iba, either pansamantala or pansamantagal, upang tayo ay mabuhay at mamunga. Yaan, sa palagay ko, sa aking pagninilay, ang ginawa niya kay Jose. Sa ating unang pagbasang napakinggan, sapagkat si Jose sa kanyang kabataan ay napaligiran ng kanyang mga kapatid na toxic. Lagi sa kanyang naiinggit. Piruin po ninyo, kapag may sasabihin siya na napaginipan niya, so soplahin siya, kukontrahin siya at masasakitan pa siya. To the point na pinagtangkaan na ang buhay niya. Buti na lamang po may kumontra. Ibinenta na lamang siya sa iba. Nevertheless, mali pa rin yung ginawa nila. Imagine that. Imagine living in that kind of environment na yung mga inaasahan mo na mag-encourage sa'yo, ang sila pang unang-unang nagbababa sa'yo. Eh alam naman po natin ang attitude ng mga taong labis na naiinggit. Laging kumakapit sa panlalait. And worse, pwede rin sa patalim kumapit. Sa patalim na po pwede sa ating balang araw ay itusok o igilid. Kaya napakahirap mag-grow at mamunga sa environment tulad ng ganito. Hindi ka na mag-grow. Hindi ka pa fully makapamumunga bilang tao. So yun nga po ang ginawa ng Diyos kay Jose. Inalis siya sa piling ng kanyang mga kapatid at ipinlan sa piling ng iba. Maganda pong makita ito ha, sa ating pagninilay. Ha? Kasi all the while, it may seem that the devil was in full control. Kasi nga, his brothers decided to kill him. Ang sama nun! Until they decided na ibenta na lamang siya. Mas masama pa rin yun. Pero, ang talagang in control ay ang Diyos. Maliwanag ang sasabihin ni Jose sa kanyang mga kapatid sa kanilang reunion. What you meant for evil, God meant for good. Yun po ang lagi natin tatandaan. Anumang bagay na paraang ginagawa sa atin ng mga taong naiinggit sa atin upang sirain ang ating buhay, kapag tayo'y nananatili sa kabutihan, ito'y pupwedeng gamitin ng ating Panginoon upang i-bless pang lalo ang ating buhay, maging ang ating mga kaaway, maging ang sa atin ay kumaaway, lalo pa kung ito ay mga taong mahalaga sa ating buhay. You see,
Hindi biro ang pinagdaanan ni Jose. Pero ang lahat ng ito ay nakatulong upang makamit niya ang blessing ng Diyos sa kanya. And when we speak of blessing here, hindi lang ito yung kapangyarihan at kayamanan ni Jose, ha? Hindi. Bonus na lang yan. Ang pinakamatinding blessing na nakamit ni Jose sa kabila ng mga nangyari sa kanya ay yung karakter niya. Yung pagiging mabuting tao niya sa kabila ng mga pangit na ginawa sa kanya. Sinabi kong bonus lamang yung kapangyarihan, yung kayamanan na ipinaghaloob ng Diyos sa kanya, sapagkat sa palagay ko, hinding-hindi ito ipagkakaloob ng Diyos sa kanya kung ito'y gagamitin lamang niya balang araw upang makapaghigante sa mga kapatid niya. Kaya't ang pinakamagandang pagpapala talaga na nakamit niya, yung karakter niya, yung grasya na yon na na-form ng Diyos sa kanya sa kabila ng mga pangit na nangyari sa kanya. Gusto ko nga po yung eksena na naiyak si Jose nang makita niya mga kapatid niya. Kasi sa aking pagbabasa, parang hindi naman umiyak si Jose ng pagtangkaan ng mga kapatid niyang buhay niya. May hindi umiyak si Jose nung lagi siyang sinosoplo dati ng mga kapatid niya. Hindi umiyak si Jose nang ibenta siya ng mga kapatid niya. Hindi siya umiyak nang mapunta siya sa piling ng ibang pamilya. Hindi siya umiyak nung nandun na siya sa piling ng iba, siraan siya, mapagbintangan siya, etc. Hindi siya umiyak. Pero naiyak siya nang makita niya ang mga kapatid niya. Hindi siya naiyak sa mga biyayang nawala sa kanya dahil sa kalupitan ng mga kapatid niya. Sapagkat pwedeng naisip niya, ang lahat ng ito ay biyaya. Hindi ko deserve talaga. Katulad ng sinabi ni Job, "The Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord." Pero naiyak siya nang makita niyang mga kapatid niya, sapagkat siya rin ay nakapagbigay sa kanila ng grasya. At ano yun? Yung pagpapatawad na sa totoo lang ay hindi deserve ng mga kapatid niya dahil sa matinding ginawa sa kanya. At yun dapat ang isa pa na ating makita. Bibigyan tayo ng Diyos ng grasya na hindi natin deserve talaga kung tayo man ay alam niyang makapagbibigay ng grasya sa iba kahit hindi ito deserve ng ating mga bibigyan talaga. Madalas natin sinasabi, bibigyan ka ng Panginoon ng blessing upang makatulong sa iba. Totoo yun. Pero have you ever thought na bibigyan din tayo ng blessing ng Panginoon? Baka nga mas bigyan pa niya tayo ng blessing. Kung alam niya na magiging blessing din tayo sa mga taong nakasakit sa atin. Lalong-lalo na kung ito ay mga taong mahalaga sa atin. Kasi alam po ninyo, I don't think po pwedeng magkamali ang Panginoon kung saan niya tayo itinanim. Lalong-lalo na kung pag-uusapan natin ay pamilya natin eh. Kaya nga, kung napapansin po ninyo, madalas kong ginamit mula pa kanina yung ialis ka ng Panginoon pansamantala or pansamantalagal sa lugar kung saan kanya itinanim upang matanim sa iba. I kept on saying, pansamantala. Kasi ang naiisip ko dito, at back of my mind, pamilya. Papaano kung yung pamilya mo ang siyang may pagkukulang sa'yo tulad ni Jose? Papaano kung ang pamilya mo ang siyang dapat tumulong sa'yo, hindi tumutulong sa'yo? Papaano kung ang pamilya mo ang siya pang nagpapabigat ng buhay mo? Pwede ko bang sabihin at pwede ba nating isipin na nagkamali ang Diyos nang itanim niya tayo sa pamilyang ito? I don't think so. Hindi tayo ang pumili ng ating pamilya. Ang Diyos ang pumili ng pamilya para sa atin. And I always believe that God will always put us into a situation with a very good reason. Ngayon, kung hindi mo sila makita bilang para sa iyo ay magandang rason, sapagkat pinasasakit nila ang loob mo, sinasaktan nila, dinudulog nila ang puso mo, pinatitinghas nila ang muso mo, pinakukunot nila ang noo mo, binabawasan nila ang bangs mo dahil sa inis mo. Kung hindi sila ang nakikita mong magandang rason para sa iyo ng Panginoon, isipin mo, baka nakikita ng Panginoon na ikaw ang pupwede para sa kanila na maging magandang rason. Dahil nakikita niya na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang pupwedeng tumulong sa kanila, magmahal at magbigay sa kanila at tumanggap. Di ba doon naman tayo mas lumalago? Lumalago ang halaman kapag pinuprune yan, kapag nasasaktan yan. Imagine yourself being pruned. Masakit yun. At yung pruning na tinatawag dito ay hindi lamang yung mabaging mabait ka sa mga taong mabait sa'yo, kundi yung manatili ka pa rin mabait kahit sa mga taong hindi mabait sa'yo, lalong-lalo na kung ito
pinag-uusapan natin ay ang pamilya ko o pamilya mo. Kapatid, again, kung hindi tayo nag-grow sa isang environment, malis tayo, malis tayo. Kung hindi natin po pwede iwan to, saka na lang tayo humarap sa kanila at makisama kapag tayo ay matibay na. When it comes to our family, na hindi natin po pwedeng ganun na lamang nahiwalayan, po pwedeng ang paglayo dito o ang pagdistansya dito ay po pwedeng involving people na ipapadala ng Diyos sa'yo upang magbigay pansamantala ng care sa'yo, upang magbigay pansamantala ng tulong sa'yo, ng encouragement sa'yo, ng affirmation sa'yo, na hindi, for the meantime, na ibibigay for some reasons ng pamilya mo. Pero again, pansamantala lamang ito, sapagkat ibabalik at ibabalik ka pa rin ng Panginoon kung saan kanya itinanim, lalo pa kung ito'y nag-involve sa pamilya natin, na hindi natin alam kung ang situation ay magiging ganun pa rin, maayos pa rin, magiging close pa rin kayo, pero ang mahalaga ay yung magkasundo o maging civil pa rin para sa isa't isa. Sapagkat sa uli, pamilya pa rin talaga ang siyang mahalaga. Pwedeng hindi naman na binalik ng Diyos si Jose sa kanyang pamilya. Pwedeng hindi na eh. Pero may wisdom doon. Lalong-lalo na alam ng Diyos na si Jose sa kalagayan ng kanyang pamilya noon na naghihirap kasama ng kanilang ama, ang sa kanila ay makatutulong. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal na biyaya na makita sa banal na mag-isang ito. Lalo pat kung tayo nag-i-struggle mag-grow as a person and as a better person sa ating pamilya. Umiyak nawa tayo balang araw tulad ni Jose na sa kabila ng mga pangit nangyari o ginawa sa atin ay may mangyari pa rin sa ating mabuti. Umiyak nawa tayo tulad ni Jose na sa kabila din ng mga pangit na ginawa sa atin ay naging mabuti pa rin tayo kahit sa mga taong ito. Lalong-lalo na again kung ito ay taong mahalaga sa atin.